free of use na ito, miss. Yes po, pwede rin po yung heater po natin, may rice cooker din po. Kung may pwede naman po yung hiram kayo ng induction cooker. So gagamitin namin lahat yan, pwede. Pwede po. Hindi pwede iuwi. Ang nalulugi naman po. Sunday! Pero, papunta ko ng Manila. Ihatid ko lang yung anak ko. First day ng training nila. Sa... Anong training yun? Flight attendant. Training for flight attendant. So, part ito na ang requirements nila bago sila mag-graduate. So, today is Sunday, June 4. Yeah, June 4. And we are now here dito sa lugar na kung saan nagbago na ang panahon, nagbago na ang kondisyon at nagbago na ang kapaligiran. Itong lugar na ito dati ay Island Cove. But this time, puno na ng mga gusali, puno na ng mga buildings na tinatawag nating Pugo. So kasama ko ngayon si Mrs. at kami ay papuntang Manila. On the way na kami dito and passing through Cavitex. Sa next toll gate natin at ang laman ng ating card is 63 pesos and then dito 34, I don't know kung magkano. So ibig sabihin pabalik tayo nito, ubos na ating RFID, magmamanual tayo mamaya. Anyway, pag meron tayong pagkakataon na mailagay sa through GCash lang, try natin. Right. Problema kasi kung hindi mo alam ang laman ng inyong card, kasi pag pumasok ka dito sa ganito at wala na palang balance, katulad na nasa kabila natin ngayon, oh, tumigil yun. Yan, kanina pa yung sasakyan na yun eh, karoon ng problema siguro, walang laman, kaya magmano-mano yan. Sa atin, yun yung laman. Kanina 63 yung balance, ngayon 94. Pataas yata yung balance dito, ah. Anyway, naglagpas na tayo and dire-diretso na tayo nito sa destination namin. Dito ito malapit sa may Tambo. So, hindi kami kailangan umakyat dito sa flyover going to South Expressway or dito sa NAIAX, kundi sa ilalim kami dadaan. At right turn doon sa may kanto papuntang Tambo. Alright mga katoto, napakaganda po ang daan ngayon sa araw ng Linggo. Maluwag, walang maraming sasakyan at malinis at maganda ang kondisyon ng panahon natin ngayon. Kung mapapansin nyo po, dyan sa may unahan natin, mayroon pong parang overpass, pero hindi po yan daanan ng sasakyan, kundi daanan po ito ng train. So, hindi ko pa alam kung kailan talaga magagamit ang train line na ito. But ito, galing sa Baclaran, papunta ito hanggang sa may Zapote o Las Piñas. Yan. So actually, tapos na ito mga railings na ito. Tawid na yan doon sa may ilog. Ito ay station dito sa tapat ng Pitex train station. At previously, ang lugar na ito, dito nakatayo ang Uniwide. At malimit ako dati before dito sa lugar na ito. Kapag ako ay napagawi sa Manila, nadaan talaga ako sa lugar na ito para kumain ng Senlek. But this time,
sigurado na talaga yung building na nandito. Yan po yung makikita nyo na ngayon. Ongoing construction. I don't know kung ano building, but someday, pag natapos yan, I think maganda yan. So, kakanan na tayo rito sa ilalim ng overpass going to Tambo. Nandito na tayo sa apartel na titira ni Jaira for 1 week. Tara, tingnan natin ang lugar. So mula kanto, yun sa may Tambo yan, it's around 150 meters. At mayroong ongoing construction ditong building. Ang taas din ng building na ito. So dito tayo. Red doors. Malamang ang doors ay pula. Right, so pupunta kami sa room. Room 313. So, third floor. Swimming pool sa taas. 313. Wow. So, ito yung magiging room ni Lani Jaira. For 1 week kayo dito, Jai, hanggang Sabado. So may mga gamit na rin dito. Ito po yung sabali maalam ako. Gusto sa ibabalik. Free of use na ito, miss. Yes po. Pwede rin po yung heater po natin. May rice cooker din po. May pwede naman po yung hirap kayo ng induction cooper. So gagamitin namin lahat yan, pwede. Hindi pwedeng iuwi. Nahulugi naman po. Salamat ha. Thank you po. So dalawa ang bed. Dalawa sila ni Jaira rito. Titignan natin yung labas. So mayroon daw swimming pool doon. Alright mga katoto, on the way home na tayo at andito tayo ngayon sa Coastal Road going to Cavitex. So bago ko man tatapusin ang aking vlog, just like to share to sa inyo kung ano pa talagang pwedeng gawin natin para tayo magtatagumpay sa buhay. Ganun din ako dati nung nag-aral ako, maswerte nga ngayon dahil nga meron tayong masupport, maibigay na financial support sa ating mga anak. So what a blessing. At I thank God na sa mga bagay na yon ay meron tayo. Mahirap po magpaaral, especially kung medyo magastos yung kurso, at the same time mahal yung school na pinapasukan. Mahirap. But I thank God dahil nga nag-bless siya sa atin na mga financial o finances na magamit sa pag-aral ng aking mga anak. Kaya tama yung sinabi sa Psalm 34 verse 1 that I will bless the Lord at all times. His praise shall be continually in my mouth. So sa lahat ng pagkakataon, nagpasalamat mo sa Panginoon. Praising means thinking about what God has done for you. Iba yung worship. Worship simply means you give reverence to the Lord. You acknowledge who is God. You acknowledge who He is. But praising God is thanking for everything na pwedeng nangyari sa buhay mo. Either you are in good condition or bad condition, you can praise God continually. Yan ang sabi ni David. So I keep thanking God for what He has done sa aking family. Though mayroong mga naranasan na mga hard times o mga problema financially, but yet, hindi po nagkulang ang Panginoon. So, ang advice ko lang po sa lahat na nag-aaral o sa lahat ng mga magulang, hanggat maaari, let's support our kids. At the same time, sa lahat ng mga nag-aaral, tandaan nyo, achieve your dream. No one can achieve or no one can help you to achieve your dream except yourself. Kahit nandun ang lahat ng support ng mga magulang nyo, at yet, wala ka namang pagsumikap, pinapaaral ka, wala kang pagpupunyagi o pagpuprosigi sa lahat ng bagay na gagawin mo, hindi mo talaga marating ang mga bagay na gusto mo. So, first thing to do, kailangan mayroon kang pangarap. Mangarap ka. Kung walang pangarap ang isang tao, talaga wala siyang gustong marating. And that is biblical.
The Bible tells us that a person without a vision will perish, or a nation without a vision will perish. So kung wala kang pangarap sa buhay, anong gusto mong marating? You know, you are just like a boat without a rudder, floating in an ocean and waiting for the wind to be blown. Wala kang timon eh. Kung ano lang gusto mong gawin, yun ang ginagawa mo. Wala kang direction. So dapat, una, meron kang pangarap. You desire something. And that desire, gagawin mo, magpaplano ka. Ano bang gagawin mo para maumpisahan mo na marating ang pangarap mo? You have to do a plan. Hindi yung dire-diretso biyahe lang, hindi dire-diretso na gawa lang. Paplanuin mo lahat. Katulad ng paggawa ng bahay, first thing to do, nag-desire ka na pumatay ng bahay, and the second thing is pinaplano mo. Hindi pwedeng hukayin yung lupa without knowing the dimension or the size ng bahay mo. Everything must be done based sa plan na mayroon ka. And then pangatlong bagay, ipanalangin mo. Yung plano mo, you have to ask guidance from the Lord. Ipanalangin mo sa Panginoon. Idulog mo sa Kanya, because the resources that you need ay nagagaling sa Kanya lahat-lahat. Tandaan natin, in Deuteronomy chapter 8, the verses 18, what coming from the Lord? Lahat ng bagay galing sa Kanya. Kaya ipanalangin mo na i-bless yung lahat ng mga plano mo. Next thing to do, gumawa ka. Gawin mo na. Take action on your plan. Kasi sayang naman, may plano ka. Everything was done perfectly. But without doing it, wala pa rin mangyari sa buhay mo. And then, tandaan mo, while doing it, mag-encounter ka talaga ng mga problema o sometimes failure. But what is most important, do not give up. Do not give up. Keep yourself fired up. Kumbaga, take always initiative. Initiative simply means doing the right things without told by someone. So alam mo, gawin mo ito. Alam mo, ito yung tamang gawin. Gawin mo. Hindi mo kailangan maghintay pa na may magsasabi sa'yo. Kung alam mo, gawin ang bagay na ito at tama ito, gawin mo. So tandaan niyo mga katoto, sa buhay natin, the only person who can defeat him or herself is ikaw. Wala pwedeng magpatalo sa iyo kundi ikaw mismo. Remember, sabi ng Panginoong Diyos sa Romans 8:39, no one can separate us from the love of God, nor depths, nor heights, nor width. No one can separate us from the love of God. As long as you trust everything unto the Lord and you desire it sa buhay mo, and then He will bless it to you. Alright, so hanggang dito na mga katoto. Approaching na tayo ngayon dito sa Cavitex Tollgate. At sana may laman pa itong card natin. Kasi nagtaka lang ako kanina, paglabas ko dito 63, pagdating doon 94, paglabas ko ulit doon 94, dito 60 plus ang bayan eh. Titingnan natin. At dito natataposin ang aking vlog. Sana may laman. Pag wala, bingo tayo rito. Yun, low balance, meron pa. Alright, so hanggang dito na lang. Once again, this is JB Motos saying to all of you, always enjoy life. Ride ko to, ride mo to, enjoy every day. God bless. And see you sa sunod nating mga vlogs.